magta-transfer ako ng money to my PS Bank, tap ko si transfer. Tap ko lang si PS Bank. What's up everyone? This is Arn Abantao. Welcome to my channel. And for today's video ay meron naman akong tuturo sa inyong tutorial kung paano magta-transfer from GCash to PS Bank. Gusto niyo po ng mga gantong video tutorial, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, click the subscribe button and kalimbayan nyo na notification bell para updated kayo sa mga in-upload kong video. Huwag na po natin patagalin, tap ko si GCash. Dito na ako sa GCash. And all I have to do is that I'm going to transfer a money to my PS Bank saving account. Sa ating home ng GCash is that ito yung mga transaction na pwede natin gamitin: send, load, transfer, bills, borrow, G-save, G-insure, G-invest, G-life, A-plus reward, G-forest, and the other. Kung gusto niyo ma-view lahat, tap lang ito si view all, and scroll mo lang. And others, cash in, cash out, request in, globe 1. At ang yan ay nandito kung may GCash kayo. And since magta-transfer ako ng money to my PS Bank, tap ko si transfer. And of course, pipiliin po natin dito kung anong bank. So, ang bank ko is PS Bank. Okay. Tap ko lang si PS Bank. And then, from here is that, ilalagay po dito yung magkano yung amount. Yes. So, hindi ko na ipapakita ang magkano. So, i-enter yung amount, account name, and the account number, which is yung account number up to 12 digit. Ilalagay ko lang yung hinihinging date. And be sure yung account number is tama. Ang account number, makita nyo naman, is 12 digit. And optional lang din paglagay ng ating email address. And then kapag once okay na, tap lang si send. And then kapag once na mag-transfer tayo is may 15 pesos charge. Pag once okay na, tap lang si send. And then, yan, bank transfer, i-review lang po natin. So, review the details bago i-confirm para sure. So, there you have it. Okay, kapag once okay na yung information na nilagay, is that tap lang si confirm. And then, bago ma-send, mag-send muna ng authentication sa mobile number ko. Tayin ko lang. Ina-input ko na yung OTP code na nasend sa aking mobile number, or ito yung authentication code. Then, tap ko si submit. Lumabas na yung transaction, which is bank transfer is being processed. So, we will update you via text sa aking bank is that your bank may take 3 to 5 business days to process. Ah, medyo matagal. And tap ko si download. Naris. Yung receipt. And may na-receive na akong notification sa aking mobile number. Okay, so bumawas na yung balance ko sa GCash. Hindi ko na ipapakita kung magkano. So ito yung notification. Good day.
you have received the amount, and then ending to my account number via InstaPay. And ito na yung sa GCash wherein pumasok na sa aking bank account yung aking transfer from GCash. Hoping nakapagbigay ako ng knowledge in regards kung paano mag-transfer from cash to bank account. And syempre, if you are going to transfer money from designated bank, itatap lang po natin si transfer dito sa GCash. And tatap mo lang din yung bank account na gusto mo based doon sa ginawa ko kanina. If you like on this, do it thumbs up, like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, click the subscribe button, hit the bell para updated kayo sa mga in-upload kong video. This is Arn Abantao. Keep on watching. See you on my next video. Thanks for watching. This is Arn Abantao. For more update, click the subscribe button. Keep on watching.